What's up, mga chong at chang? Isa ka rin ba sa mga lumaki at hanggang ngayon fan ng anime? Sa bidyong to, pag-uusapan natin kung paano sinimulan at ginawa ang pinakasumikat at kilalang anime, hindi lamang dito sa Pinas, maging sa ibang bansa. Walang iba kundi ang... Pero bago ang lahat, kung ngayon ka pa lang sa channel ko, I suggest click mo muna yung subscribe button, notification bell, para updated ka rin sa iba pang mga video na i-upload ko. Bilang isa sa mga batang 90s, hindi ko may tatanggi na isa rin ako sa na-addict sa palabas na to. Sino ba naman ang hindi maastigan sa ganda ng storyline ng anime na to? Pero paano nga ba ito nagsimula? Bago pa man ang Dragon Ball, ang creator nito ni Akira Toriyama ay kilala na dahil sa massive success ng manga ng Dr. Slump. Nakalaunan ay nagkaroon din ng movie at anime adaptation. Ang Dr. Slump ay pinagbibidahan ng isang batang babae na nakasuot ng salamin at mayroong purple na buhok na mga ilang beses ay lumabas sa mga episode ng Dragon Ball. Noong December 1982, sa kalagitnaan ng success ng Dr. Slump, si Kazuhiko Torishima, ang editor at taong nakadiscover kay Toriyama, ay nagsuggest na pagkatapos ng Dr. Slump ay kumaari ang susunod niyang gawin ay manga na may konsepto ng Kung Fu. Dahil si Toriyama ay avid fan rin ng Kung Fu at lumaki rin sa mga movie nila Bruce Lee at Jackie Chan, dagdag pa rito ang pagka-interest ni Toriyama sa Chinese culture na gustuhan niya ang konseptong ito. Kaya noong 1983, habang nagpapatuloy pa rin ang Dr. Slump, sinimulan na ni Toriyama ang sunod na manga niyang gagawin. Pagsapit ng July at November ng taong din yon, pinroduce niya ang dalawang manga na tinawag niyang Dragon Boy at The Adventures of Tong Po. Ang dalawang mangang ito ay malaking magiging papel kung paano mabubuo ang storyline ng Dragon Ball. Mula sa itsura ng mga bida hanggang sa mga artifacts na hinahanap, malaki ang pagkakahawig nito sa Dragon Ball. Hanggang sa umabot ang January 1984 nang ma-finalize na Toriyama ang idea ng Dragon Ball. At ang napili niyang basis nito ay ang The Journey to the West na kilala rin na sa UK sa Japan. Ang The Journey to the West ay napublish noong 1592 at patungkol ito sa paglalakbay ng mga Buddhist monk disciples, partikular kay Sun Wukong, kung saan binasa ang karakter ni Son Goku. Kaya noong 1984, nagpunta si Toriyama sa China para mag-research at malaman pa ng gusto ang history ng Kung Fu sa bansa. At isang buwan pagkagaling ni Toriyama sa China, pinag-usapan na nila Torishima ang idea patungkol sa bubuin na Dragon Ball at dahil patapos na rin ang August ng Dr. Slump sa mga panahon na yon. Sa original draft, ang itsura ni Goku ng mga panahon yon ay literal na Monkey Boy, kapareho kay Son Wukong. Maging sila Bulma at Ulong ay malaki rin ang pagkakapareho sa ibang karakter ng The Journey to the West. Pero bago i-release ay hiningi muna ni Toriyama ang opinion ng kanyang asawa at ni Torishima tungkol sa design ng mga karakter at pareho nila itong hindi sinang-ayunan sa kadahilanan na sobra ang pagkakahawig nito sa The Journey to the West. At hindi rin makaka-relate ang mga reader kung literal na unggoy ang magiging karakter. Pagdating ng October 1984, isang buwan bago ang scheduled release ng Dragon Ball, sa pangalawang pagkakataon, sinabit na Toriyama kay Torishima ang revised draft ng Dragon Ball. Sa revised version na ito ay malapit na ang itsura ni Goku sa kinagisnan nating Goku noon na may patayong buhok na ginaya kay Astro Boy. Maging sila Bulma na ang original pa na pangalan noon ay Pinchi. Makikita rin sa draft na to na nakasakay si Goku sa isang spaceship at hindi cloud na patunay na ihinahalo na ni Toriyama ang idea ng science fiction kagaya sa istorya ni Tong Po. Sa pagkakataong to, pinakita ni Toriyama na hindi na ito ang parang simpleng adaptation ng The Journey to the West kundi gumawa na siya ng sariling istorya na kalaunan ay magiging patok hanggang sa panahon ngayon. Sinama niya rin sa pagpasa ang storya nito patungkol sa pitong Dragon Ball na nagkalat at kung sino man ang makakolekta nito ay maaaring tawagin at humiling sa dragon sa loob nito. Maging ang mga karakter ng storya ay dinetalye na rin dito. Si Pinchi na kalaunan ay naging Bulma, si Ulong na hindi na ganun kalaki kagaya sa unang draft, si Yamcha na dinesign na dapat nakalaban ni Goku at maging si Puar na alalay ni Yamcha. Pero na-reject pa rin ito ni Torishima at muling pinarevise ka Toriyama sa kadahilanan na hindi masyadong akma ang suot ni Goku sa storya.
Sa pangatlong pagkakataon, paaprubahan na ito at dito na finalize ang design kay Goku maging ang mga karakter na ginawa niya lang ng konting revision. At mula noon, nagtuloy-tuloy na ang massive success nito mula sa manga, anime, movies, games at kung ano-ano pa. Kapa lang, kung gustan mo tong video to, huwag ka mahiyang mag-like and share. Mas ma-appreciate ko rin kung i-click mo na yung subscribe button at notification bell sa ibaba para maging updated ka din sa mga bagong videos na ila-upload ko patungkol sa 90s at early 2000. Hanggang dito na lang muna tayo. God bless! Bye-bye!